Good morning, kabayan. Ramdam na nga ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino sa Sri Lanka ang epekto ng economic crisis doon. Kabayan, nabaon na kasi sa $51 billion ang Sri Lanka dahilan upang maparilisa na ang kanilang kalakalan. Ang ilan sa mga Pilipino, ikinababahala na ang kanilang sitwasyon. Ayon kay Zenny Gadut, ang tumatayong advisor ng Filipino community sa Sri Lanka, maging ang basic commodities at transportasyon ay pahirapan na para sa kanila. Bukod sa taas ng presyo ng gasolina, inaabot pa ng 24 oras ang pila upang makapagpakarga nito. Sa presyohan po ng petrol, noon ay 254 per liter, ngayon po naging 373 na po. At yung diesel naman ay 176 before, ngayon 289 na. So ang laki po ng itinaas. Pero kung ganun na malaki po ang tinaas, okay lang sana kung available na mayroon kang bibilhin. Pero hindi po sir, kundi nakikipagpila-pila po kami ng ilang, I think 24 hours. Dagdag pa ni Zenny, maging ang mga grocery store ay nagkakaubusan na rin ng supply. Dumarating na raw sa punto na halos wala ka ng mabilhan ng pagkain. Sa stock ng pagkain, nawawalan na po. Kasi pag pupunta po kami sa mga food city, sa mga bilihan po, yung mga shelves talagang walang-wala na. Sa milk po naman sir, nawawalan po kami ng milk dito. At andyan na yung mga shortage ng mga ibang essential items dito. Kabayan, sa nararanasang problema, mas lumakas naman ang panawagan ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling embahadang Pilipinas sa Sri Lanka. May konsulado man umano sa subalit, Sri Lankan nationals naman ang namumuno rito. Isa pa sa suliranin ng mga Pinoy sa Sri Lanka ay ang presyo ng tiket pauwi sa Pilipinas. Kaya hirit nila sa gobyerno repatriation program. Talagang doble po yung pagtaas ng ticket. Like before ay 100,000 rupees yung round trip or 150,000. Ngayon po naging 300 to 500,000 rupees. Kabayan, sa kasalukuyan ay may 700 Pilipino nga doon sa Sri Lanka at ang kanila lamang hiling ngayon sa bagong administrasyon ay magkaroon nga ng embahada at sana'y madaliin na rin yung repatriation program.